Parang gang adventure. Ayaw ko mana. Ayaw ko mana, may magnet to. Kaya lang yung susi niya, walang magnet mga pare. Mga pare, walang magnet yung susi niya, kaya medyo mahirap to. Kukuha tayo ng source sa ignition mismo. Ignition mismo, yung magnet sa ignition mismo, doon tayo kukuha ng power ng magnet niya, kung alin ang positive, negative, alamin natin. Ito ang mahirap. Meron siyang susi pero walang magnet. Kaya hindi niya magamit yung takip ng kanyang motor. Tingnan natin, kakayanin natin, medyo mahirap ito mga bossing. At subukan natin. Unahin natin gagawin yung magnet. Magnet muna, yun ang una natin gagawin. Kakapayin natin ito, inaagaw. Kaya hindi natin mahirap matukoy kung saan nakalagay ang magnet dito kasi nag-aagawan sila. Actually, ang magnet nito ay tatlo. Tatlo mga pare. Ang magnet nito. Pag nilagay mo yung magnet, nag-aagawan yung tatlong magnet. Yung pag binagsak mo isang magnet, nag-aagawan sila. Kaya tatimingan natin. Mahirap to eh. Hindi tulad nung sa susi ang magnet, madaling i-duplicate. Dahil matutukoy mo kagad yung alin yung positive, negative. Ito, dahil yung source natin nasa may ignition, medyo mahirap. Unahin natin ang magnet muna bago natin lagyan ng ngipin ang blankong susi natin. Para kailangan ikuha natin ang bagong duplicate si Paring James. Yan. Kakapay natin, pero ito sa una hindi tayo sure dito kasi nag-aagawan yung mga magnet, nag-aagawan pag binagsak mo yung isang magnet mo. Medyo mahirap to. Sige, tatagayin natin, kaya natin yan. Gawa lang ng mga tao yan. Kaya kayo mga magsusi, kailangan alamin nyo kung paano discard din ito mga pare. Mga magsusi, yan. Wala siyang nawala yung mga magnet na susi niya, hindi niya magamit yung takip. Yan, kaya kakapay natin. Isa try up. Kasi dahil nagagawan, medyo mahirapan tayo. Try natin, baka sakali. Oh, parang ayaw. Yes, ayaw. Aha. Ibig sabihin, dahil sa nagagawan sila, merong isang nagkapalit. Merong isang magnet na nalagay sa hindi dapat paglagyan. Kaya obligado, tatanggalin natin mga pare. Tatanggalin uli natin, ulit tayo. Ulit tayo ng paglalagay ng magnet. Ayan mga pare, yung mga magnet na yan, magnetic lock na yan. Sana, yung mga gumagawa, huwag lang kasi pandikit ang ilalagay nyo. Kasi natatanggal yan eh, tatanggal ang pandikit talaga eh. Gayahin nyo yung discarte ko, yung plastic, binabarat lang sa magnet para hindi lumabas yung magnet. Yan ang style ko eh, kahit wala ng pandikit yun, hindi siya makakalabas. Kasi nakabara, ibaon nyo mabuti yung magnet, tapos ibara nyo yung bunganga ng plastic na habang nakabaon yung magnet, ibara nyo yung bunganga. Hindi na makakalabas yun. Kahit tak-tak yun, tak-tak yung susi. Hindi pa lalabas yung magnet pare. Gaya yung style ko, walang masamasa ng gagaya. Yan, ilipat na natin. Natanggal natin yung mga magnet, try uli natin. Kailangan na diskarte, pag-isipan mabuti kung saan tumatakbo yung magnet. Nag-aagawan kasi, inaagaw ng kabila-kabila, nag-aagawan yung magnet. Kaya hindi natin matukoy kung saan dapat ilagay. Ito yun. Kailangan tatimingin mo na hindi inaagaw ng kabila. Dire-diretso sa positive-negative. Magtatakbo dapat para yung positive yan. Hop, yun. Hop, yan, yun. Hindi inagaw. Yun, hindi inagaw. Lagay natin. Sigurado na to. Dahil medyo malinis. Tingnan natin. Try natin kung o-open. Hop! Success! Sware, success! Okay, o yan. Hop. Okay, pa pare, success! Yes! Yan, okay na ang magnet niya ngayon. Lalagyan na lang natin ng ngipin.
Lagyan natin ng ipin, matry natin sa mayari. Yan. Matry natin sa isang kumparing ng plane. Yan. Kelop. Yan. Okay na. O yan. Lagyan natin ng ipin ngayon, yung blanco. Inuna natin yung magnet para sure. Yan ang medyo mabdugo, mahirap. Lagyan natin ng ipin yung blanco, yung susi. Sa paglalagay ng ipin, hindi naman masyado maselan. Kailangan may machine ka lang. Pero sa mga walang machine, sa mga gumagawa sa bangketa, no, mga nagse-service, mga sanay na sila mag-gawa ng ipin. Sanay na sila mag-kikil. Ang tip ko lang sa mga nag-kikil na ganyan, yung kanal ang tingnan nyo. Kanal kung gaano kalayo ang ipin dun sa kanal. Ganun ang sikreto ng mga nag-kikil. Yun ang batayan nyo, yung kanal. Tsaka yung dulo. Dulo ng susi, mahalaga yun. Kailangan yung duplikin yung pantay na pantay sa dulo. At siyempre, mga pare, sa mga nagmamano-mano, no? Mga kaibigan natin yung nagbabangketa, mano-mano, no? Ang mahalaga, may caliper ka rin. Siyempre, yun ang caliper ang pinaka-the best dyan. Malalaman mo kung pantay na o hindi yung ginagawa mo. No, sige, ito, balik tayo pa sa mga pare sa ginagawa natin, itong duplicate. Ito ay baliktaran to, ah. Pareho lang naman ang ngipin yan, eh. Kabilaan pareho lang. Kaya titignan natin. Sana gumana. Dahil ang susi niya, eh, parang hindi, parang nagluloko. Ika nga, yan. Sina, pare. Try natin. Shoutout nga pala sa aking kumparing James Ventura. Ang aking kumparing ngayon lang nagpagawa. Ayan. Yan ang motor niya, pare. Yan, op, kumana kagad, ang duplicate natin. Op, ipasok natin, yan, yan. Siyempre, sa una, medyo, ano natin, medyo, yan. Okay na, kumana, on, op, on. On, op, lock natin. Try natin sa lock. Kumagana sa lock. Ayos mo natin, op, yun, kumagana. Success! Maren James Ventura, shout out sa'yo. Okay na, motor mo, ha. Okay na, pare, yan, op. Op, on, op. Op, tapos lock. Okay. Okay. On, op, on, op, lock. Okay, ha, pare. Okay na, mga pare. Sa Blooming Treat, pare, paring anan lang. Pasyala nyo sa tungkol sa susi. Sana matulungan ko kayo sa mga problema nyo sa susi. Paring anan lang. O, try natin ang magnet. Try natin ang magnet. On. Op, on. Pakachamba lang ulit. On. Okay. Maraming salamat, pare. Salamat, salamat. Susunod na video ulit. Abangan nyo. Sa patero mo, subscribe, mga pare. Maraming salamat.